Lagi din bang walang natitira sa iyong ipon? Or ang lagi mong reklamo is dumadaan lang sa palad ko ang aking pera or ang aking sahod? Para sa mga mayayaman nga lang ba ang financial education? At paano nga ba ako makakawala sa utang? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Miss Erica, OFW dito sa Hong Kong. Napag-desisyonan ko pong pag-aralan ng financial education dahil sa utang. Ayan. Yun yung pinaka number one na dahilan ko. Kasi gusto ko na rin kasing makalaya sa utang. I want to be debt-free. Ika nga, diba? Sabi nga nila, meron kang peace of mind kapag wala kang iniisip na bayarin or wala kang utang, diba? Sabi naman ng iba is normal lang magkautang, yes. Pero di ba maganda naman, maganda din sa atin yung wala ka bang iniisip, malaya ka na nai-invest or nakakapag-ipon, napupunta sa maganda ba yung pinagpapagurang ng pera. So, dito sa video na ito, pag-usapan natin yung pinaka-importante dahilan bakit kailangan natin ng financial education. Unang-una is financial education is not just for wealthy. It's for everyone. Madalas iniisip natin na ang edukasyon sa pananalapi o sa kapayahan is para lang sa mga mayayaman. Kasi nga, kapag nakikita natin yung mga mayayaman, laging pinag-uusapan nila is pera. So, tulad nating mga ordinary people, iniisip natin na pagdating sa mga ganyang usapin, financial freedom or financial abundance or whatsoever about financial or tungkol sa kapirahan is parang hindi para sa atin. No po. Yung pag-iipon po is para sa lahat. Yung pagkakaroon ng financial education is lalong-lalong para sa mga ordinary Pilipino o binagong tao na tulad natin. Why? Kasi dito tinuturo kung paano yung tamang paghawak o paghanda ng pera. Mostly, natatrap tayo kasi akala natin, alam na natin ng lahat. Akala natin kapag nag-ipon tayo sa alkansya, nag-ipon tayo sa bangko, nag-ipon tayo sa ilalim ng ating mga unan is okay na, di ba? Pero meron palang proper way how to save money. Yan po ang isang dahilan bakit kailangan natin ng financial education. And once again, it's not for the wealthy, it's for everyone. Another one is having the right financial education can make you live a successful life. Ayan. Reklamo ng karamihan, lalo na ng mga OFW, walang natitira sa sahod. Yung iba, mas malaki pa yung utang kaysa sa sahod. Tama o tamang-tama, yes. Dahil napunta na rin po ako sa mga ganyang sitwasyon. Nagka-utang ako. Not a bad debt, di ba? Pero may napuntahan naman yung mga inutang ko doon. Pero pag gusto ko sana pag may balik man lang yung mga ano yun, yung pagkakataon na yun is sana hindi ko ginawa. Diba? Sana pinag-ipunan ko na lang muna. Pero nga dahil na kulang tayo sa edukasyon that time, is parang madali. Sabi nga nila, di ba? Kapag ikaw daw ang walang utang, abnormal ka. Tapos yung mga may utang, sila na yung normal. Kasi nasanay na tayo sa routine na yun na utang is parang normal na lang sa atin na mga Pilipino. Meron pa nga yung mas malaki na yung sahod, sinasabayan pa ng pagtitipid, pero parang hangin lang ba? Parang wala pa rin nangyayari kahit ang laki-laki na yung sahod is parang wala pa rin nangyayari sa sinasahod. So, yan. Kung ikaw ay isa sa mga ito, kapatid, yan. Kailangan mo ng financial education. Ayan.
dahil kapag kaalaman sa kapag may kaalaman ka sa kapirahan, for sure you will have the success life na pinapangarap mo. Wala nang sana all, wala nang keme-keme. Dahil ang tunay, may malasakit sa pamilya at sa kinabukasan ng pamilya, nag-i-invest sa kaalaman para hindi mawala ang landas, lalo na sa pag-iipon, savings, or sa mga investments, or pagdating sa pera. Another one is, financial problems are not fixed with money but with financial education. Ugat ang utang. Sa pag-aakala natin na pag nangutang tayo, is ito na yung solusyon. Ito na yung solusyon para sa mga bayarin natin. Pero, ang hindi natin alam is, mas nalulubog pa na tayo pa sa ganitong sitwasyon na paikot-ikot lang yung life cycle natin ng sahod, tapos bayad utang. Disclaimer, hindi naman lahat ng utang is masama. Meron tayong dalawang klase ng utang. Meron yung isang pinatawag nila na bad debts. Yan, nangungutang ka para lang may pambili ng cellphone or iPhone dahil may bago na namang model na palabas. Bad debts is yung walang bumabalik na pera sa'yo. Yun yung mga examples ng mga bad debts. Yung walang bumabalik na pera sa'yo. Another is, kayo na ang mag-desisyon. Kayo na yung mag-desisyon na yung mga panghanda. Birthday. Yung mga sosyalan, gano'n. Yung gusto mo mag-travel. Ayan. Ano ba yon? Bilong ba siya sa good debts or bad debts? Kayo na po yung kumusga. I-comment nyo naman yan sa ating comment section para naman malaman ko at babasahin ko yan isa-isa. Ayan. Good debts. Ano ba yung good debts? Good debts naman is yung may bumabalik sa'yo. Yung may bumabalik na pera sa'yo. Yung ini-invest mo yung pera na inutang mo para lumago. Ayan. Isa dyan is yung pag-business. Ayan. Mostly, businessman, businesswoman, yung mga negosyante is nangungutang sila. Yes, nangungutang sila pero sinisigurado nila na may bumabalik na pera dahil sa inutang nila. So, ginagamit nila yung pera na yun to invest para magpalago yung pera na inutang nila. May interest sila sa para sa sarili nila or what do you call that one? May profit. Yan. May profit na bumabalik sila. Yan. Ang sasakyan ba is good investment. Yan. Pwede ka bang magandang bang mangutang ka para magkaroon ka ng sasakyan. Yan. Kaya na yung humus ka dyan. For me, is ang sasakyan is pwede siyang bad, pwede siyang good. Kung gagamitin mo siya in good thing or good reason for your business para makarating ka sa mga clients mo on time, then car is a good investment. Pero pag ang sasakyan is hindi naman walang bumabalik sa iyo na pera is you decide. Sa realidad sa buhay, marami ako nakikita sa social media. My own experience na rin. Diba? May mga nagsasanda sa akin ng ATM dati. Dati yun. May mga nagsasanda sa akin ng ATM kasi walang-wala na. Yung hindi pa dumarating yung sahod nila is nauutang na. May mga nag-message sa akin na pautang ako yung ganito. Babayaran ko sa sahod. Yes, nakakalungkot kasi nagiging ano na siya. Happy na ng mga Pilipino. That's why nag-decide din ako magturo ng financial education kasi nalulungkot ako kasi parang naranasan ko na din yung mga nararanasan nila dati at ayoko nang maulit yun sa akin. Then I want to teach other people, especially na sa mga OFW na tulad natin na hindi alam
yung mga ganitong konsepto sa buhay. Para ikaw ay maging successful sa larangan ng financial world, kailangan mo financial education. Para ikaw naman ay lumaman, kailangan mo ng financial education. Sabi nga nila, kung ang kailangan mo ay pera, bakit hindi mo gawing negosyo ang pera? Diba? So, financial education is napakalaki ng impact, laki ng itinutulong nyo sa isang tao. Tulad natin ng ordinary people. Because again, financial education is for everyone, sabi ko nga kanina, for ordinary people to become wealthy, not for wealthy people. And hindi lang para sa mayayaman ang financial education. Para po ito sa lahat. Okay? Piliin mo yung community na tutulong sa'yo. Mapalago yung perang iyong pinagpaguran at huwag yung mga gastos na. Ang nagturo po sa akin, ang community na nahanap ko is ING or International Marketing Group. Kasi for more than or almost 2 decades of serving and spreading financial literacy, nakakasiguro kong ligtas ang perang pinagpaguran sa IMG. Kasi IMG is a financial brokerage. Ang tinuturo namin dito, ang produkto namin dito is education. Wala kaming produkto, walang produkto binibenta ang IMG. Kundi ang binibenta namin dito is yung education or yung understanding. Kailangan maunawaan mo ano yung principles, ano yung dapat mong unahin kapag may pera ka para hindi ka mawala sa landas na paano ba ako mag-iipon, how to start, saan ako magsisimulan, anong gagawin ko sa pera ko. Yung mga questions na yan is nasasagot o natutulungan ka na ay so, ayan. To know more about financial education, you can book an appointment with me at willing na willing po akong turuan ka. Ayan. At dahil tinapos mo ang video na ito, bibigyan kita ng free 20,000 personal accident insurance. I-claim mo yan sa comment section. Thank you sa panonood. And I'll see you again next time. Bye! Ibibigay ko na lang example sa iyo, ano yung ating mga tamanyos na nagkakaroon sila ng kontrata for so many years abroad. Naglilap sila doon, malutok sa abroad, malayas sa pamilya. And then pagbalik dito, wala sila naipon. Why? Kasi nga, nawawaldas na pala yung mga kamag-anak, pinapadala lahat ng pera nila dito, namibili sila pala yung mga kagamitan doon. Nakakalimutan nila na kailangan pala nila mag-save. Kailangan nila pala magtago ng pera, magtabi ng pera para pagbalik nila, hindi sila nagmumukhang kawawa. So it's very important that people should know how to save money. Ngayon pa lamang, ulit natin, meron tayong kaalaman tungkol sa ipon, meron tayong kaalaman tungkol sa financial literacy, then we're here to educate and to tell them how it is very important na para malaman nila ang tungkol sa tamang paghandle ng pera. Dapat yung pera ay hindi nagdadala sa atin, tayo nagdadala sa pera.